Magandang hapon po, Sir Adrian and Ma'am Norma. Sir, opo, anong pinagmulan nung gulo? Wala po kasi yung kalamalam nun. Ang Battle of YouTuber po. Okay. Ano po yun, na umaga scripted lang. Wala po sa akitan yun. Okay. Tapos di ko po akalain na masusuntok po ako sa likod. Wala po akong kalamalam doon. So ano po nakalagay sa script na hindi nasunod? Hindi naman po totally yung ako po yung ano eh, yung kalaban eh. Okay. Ang maglalaban po doon talaga si Kuya Awit tsaka si ano, Christian Mark. Si Awit tsaka si Mark. Opo. Tapos anong usan ng pag-aawayan nila doon? Ano po yung nakalagay sa script? Pag-aawayan sana nila. Parang sapakan talaga yun. Tama? Hindi pa po. Kumbaga interview pa lang po. Interview. So may interview yun. Pero yung interview po na yun ay sapakan. Kumbaga event po yun parang sapakan opo, talaga, Idol Rafi. Pero sabi niya scripted. Pero opo, scripted opo, po scripted. Yun, Idol wala Rafi. Sa script na siya ay masasapak. Opo, ang problema, Idol Rafi, siya po ay nasapak. Opo, pero yun po ay hindi na po part ng script. Bakit po ganun? Ba't nangyari yun na kayo po ay pinagtulungan nitong Brusco Brothers? Hindi ko po alam eh. Kung bakit okay, si nanay. Nay. Pero preskun lang daw po yun. Hindi ang tunay na laban ho nila February 26 ho. So yun ay preskun lamang schedule for the main event coming sa February. Eh kaya lang ho, kaya ho siguro sinama ho to para lang ho ano, para lang sila kumita. Lumaki ho ang kanilang views. Marami pong bouncer doon. Opo. Parang pinabayaan lang kayo. Kasi ho, kampi ho yun sa Brusco Brother ho eh. Yung mga bouncer ho. Okay. Pero doon po sa main event, kasi sabi niyo po preskon lang po yun ay, doon sa main event, magkakaroon po ng suntukan doon. Pero hindi sana kasama doon si Sir Adrian. Magsusuntukan sana si Awit saka si Merck. Bakit po siya dinamay? Oo, dinamay ho siya. Hindi nga ho niya alam eh. Tinot ng katalikod ho siya. Nabigla ho sinuntok siya. Sino po yung may, yung organizer ng event? Sino? May makagago po. Si... Hindi ko po. Si Makagago? Oh, yun ho. Si Makagago. Yung, yes po. Siya oh, yung Makagago okay. Siya nag-organize. Parang ang si Sir po kasi, Idol Rafi, si Sir Adrian ay under or under ka kay Awit. Tama? Kay Awit siya, Sir. Ngayon, yung nirereklamo po na yung Brusco Brothers ay under naman po kay Merck Gray. Kung tama po yung pagkakaintindi ko. Tama po. Opo, ganun, Sir. So, parang nagkampihan dun, Sir. Makausap ba natin yung Brusco Brothers? Yes po. Willing naman po silang magbigay ng pahayag, Sir Rafi. Brusco Brothers, kinabibilangan nina Glendon Villahin, Vincent Hinahon, Ezra Jacob at Jonah Renz. Bukod dun sa nanapak kay Sir, pati organizer, may pananagutan dito kung tutusin. Awit, magandang hapon sa iyo. Hello po, Idol. Awit, nandito si Adrian. Yes po. At isinusumbong niya sa amin yung insidente nangyari na kung saan siya po'y nasa POC na hindi naman ako kasama sa script yun. Ay, actually, Sir Rafi, ganito po yan. Papaliwanag ko po. Sige po. Yung sa Battle of YouTuber po, hindi naman po talaga scripted yan. Talagang, nung kaya po nung sinampal si Wangbu, doon na ako nag-worse. Doon na ako talagang lumaban din sa Brusco. Di-stop kami. Tapos, etong si Adrian, nasapok na. Yun, doon ako na ano, mas lalong nagalit sa Brusco nung nasapok na yan. Pero bakit po siya sinapok without provocation? Ayun nga po, kasi nagkakaroon na po ng girian. Kasi yung lima po yun eh, ang kasama ko po. Si Wang Bu, si Adrian, si Tito ko, tapos si Jordan. So lima lang po kami. Kasi kung ako lang mag-isa doon, baka pagtulungan ako ng mga bros ko eh. So sinama ko sila. Sinama ko sila for security, pero wala silang gagawin. Sabi ko, wala tayong gagawin, hindi tayo makikipag-away dito ah. Hanggang etong si Merck, sinampal tong si Wang Bu. So doon na nangyari eh. Doon na nangyari yung dulo. Nagkalabo-labo na. Nagkalabo-labo na po. So etong si Adrian, nakikian din naman, nakitulong. So hindi naman natin masisisi si Adrian kasi ano siya, kaibigan ko siya and then kaibigan namin ni Wang Bu yan. Kaya pumulong na rin siya. Sino ang unang nagpasimuno ng gulo? Ang una po nagpasimuno ng gulo niyan, sila Merck. Yung sumampal po kay Wang Bu. Doon po nag-umpisa lang lahat yung nung sampalin si Wang Bu. Yun po mismo. Kasi ako rin po, kahit ako po, nag-init po ako eh. Doon po, nag-init na ako. Kasi ako, hindi ko pinababayaan yung mga bata ko. Hindi naman bata, kaibigan. Kaibigan po, yan. Opo. Sila Adrian, sila Wang Bu, sila Opo. Jordan, pati yung tito ko. Hindi ko naman sila pinabayaan doon. Ngayon, eto, kaya sabi sa akin, tinawagan ko agad si Boss MG nung pag-uwi namin dito. Alam ni Adrian yon.
tinawagan ko, sabi ko, Boss MG, kailangan neto ng panggamot kasi hindi na biro itong nangyari. Kasi talagang tinamaan siya eh. Makikita nyo, may video pa nga po eh. Tinamaan talaga. Kita nga po doon. Sandali po, Sarah. Oo. Kausapin natin yung Brusco Brothers. Nasa linya telepono naman. Gusto lang magbigay ng pahayag. Brusco Brothers, magandang hapon po sa inyo. Okay, ayan po. Sino una magsalita? Andito po sa aming studio ngayon si Sir Adrian at kayo na po nagpasimuno ng gulo na napak. Idol ako na po ang mauna kasi po. Anong pangalan niyo po, sir? John Arenz Jacob po, host. Okay, John Arenz. Sige, John Arenz, go ahead po, sir. Idol, ang nangyari po kasi, hindi naman po kasi talaga kasama si Adrian doon. Bakit po siya nandun? Tsaka po yung sinasabi niyang scripted po, hindi po mangyayari yung ganong gulo kung scripted po yun. Kasi okay. Po, Idol, ano eh, nakigulo siya eh, kasi may init na po yung dalawang panig po. Tapos, nakikigulo pa siya. Ang nauna po kasi niya, si Awit, na inaalan niyo si Merck. Pinagtanggol po namin, and then nagkagulo-gulo na. Pati po ako, nasuntok din niya po. Pati po yung pinsan ko pong, pinsan kong minor de edad po, nasuntok niya, pero okay lang po sa amin yun kasi nandun eh. Di ba po? Kung pumunta po siya doon para sumikat, dapat po, nakapagsuntok na lang siya doon sa mismong event, hindi na po nagpatulpo kasi, kumbaga, pag pumunta ka po doon, dapat dala po yung bayag eh. Pag ganun po, Idol eh. Kumbaga sa aming mga sabitin nyo kasi, pag yung kaibigan namin, kapatid namin, naagabyado, patay na po talaga, ganun na po talaga, Idol eh. Pasensya na po sa word. Opo, opo. So, ibig sabihin, sir, pumunta doon si Adrian ay para magpasikat at naghahanap ng gulo. Yun nga po, Idol. Kasi, hindi naman siya pupunta po doon kung ayaw niya magpasikat eh. Kasi po, suntukan po yun ang mga sikat po, Idol eh. Sir, gusto mong sagutin, Sir Adrian, yung sinabi po ni Sir Jonah? Ang totoo niya, Idol, ha. May gisip po sila, may awit tsaka yan mga yan. Kasi kasama ko si Kuya Awit noon, nag-uusap sila sa cellphone. Paano gagawin kung ano yung plano nila. So, hindi po ako para magpasikat. Kasi kilala na naman po ako sa TikTok eh. At saka, tignan nyo ho, sa video naman, hindi naman ho sabihin nagpasikat. Kitang-kita nyo naman ho, siya ang una kong binugbog. Nakatalikod ho siya. Tsaka po may ebidensya po na hindi naman po ako nanakit ng ano. Kasi hindi naman talaga ako nananakit eh. Mm-hmm. Si Jonas po talaga mismo nagsabi niyan sa video na yan. Pero Sir Jonah Renz, may karapatan naman siguro kahit na sino pumunta sa event na yon. So hindi porket pumunta sa event na yon ng isang tao kahit na hindi YouTuber, hindi ibig sabihin siya po ay nagpapasikat na. Hindi po, Idol. Bali, pag makakapunta lang po doon, may kapit ka po ng sikat or hindi po. Ganon. So ibig sabihin, pag ordinaryong mamamayan, regular, kalimbawa, katulad nitong si Shari o sino man sa amin, hindi pwedeng pumunta at kailangan may connection. Opo, depende po kasi yun, Idol, kasi press con po yun eh. Kumbaga, kami-kami lang po talaga yun nandun. Kaya po, nagulat po kami, may ibang tao, hindi po namin kilala, tapos nakigulo pa. Ano saan ang purpose ng inyong press con? Press con po namin kasi po, may paparating po na laban. Kaya po, may press con po, Idol. Parang mga boxing po, ganun po. Kasi okay, po, magpa-press con sana kayo for an upcoming event and then dumating po itong si Adrian at saka si Awit at Nanggulo, ganun po ba? Opo. Basta po, pagpasok ni Awit, na po kami, tapos kami tumatawa lang. Eh, nung nagkainita na po, ganoon na po yung nangyari. Nagka-physical lang na po, Idol. Wait, sir. Hello po. Okay, may sinasabi dito si Sir Jonas ng Brusco Brothers. Ikaw raw atang nagpasimulan ng gulo, nag-ka raw doon. Idol, Idol, ganito po kasi yan. Sa backstage pa lang po, Idol, mayayabang na po sila sa backstage. So, nung nagpag-entrance ako, syempre, para ma-hype ko rin yung mga tao, pinakuan ko na po sila. So, nung umupo ako doon, nakaupo lang po ako. Kung mapanoorin niyo po yung press con, talaga nakaupo lang po kami. Then, nakatayo lang po kami. Kada lalapit po sa amin si Merck, kada po lalapit sa amin si Merck, hindi po kami gumagalaw para umamba. Nung sinampal lang po talaga si Wanggu, saka kami umaryada. At syempre, physical na po yun nangyari. Pero, huwag na po tayo dyan kasi dito na po tayo sa, kay Adrian po, kung ba't po siya nasuntok. Yung po dapat natin ng pag-usapan dito. Kasi yung kay Wangbo sa kay Mike, okay naman na po sila eh. Sir Jonah, doon sa video maliwanag na kayo po ang nanakit dito kay Adrian, pinagtutulungan. Pagdating sa korte po, malaking weight bibigyan ng husgado kung ano yung nakikita sa video. Attorney Garrett? Yes, sir. Doon sa video, sinasapok itong si Adrian yung complaint natin dito. Pero ang sinasabi nitong Brusco Brothers, parang ang nag-provoke, ito si Adrian at yung kanyang kaibigan na si Awit. So ang sinasabi ko, kung ano yung nasa video, usually, yun yung binibigyan ng konsiderasyon ng husgado. Yes, sir. No, kasi mas malakas po yun kaysa sa simpleng testigo lamang. Dahil, yun nga, the video, kung unaltered, it does not lie. Senator,
kitang-kita naman na binugbog siya, pinagpulutan, na aggravating circumstance pa po yun dahil mas marami sila kaysa sa biktima. Yun po, malakas po talaga ang evidentiary weight nun. Okay. Ngayon, yung mga organizer, meron ba pananagutan dito? Yung mga organizer po, kapag nakikita po natin na may kapabayaan sila sa paglagay ng security, sa kapabayaan nilang tigilan yung mga partitugan, pwede po silang makakuha rin ng liability, although civil lang, Senator. Ah, civil. Yes. Okay. Sir Adrian at Brusco Brothers, pag-ayusin ko na lang kayo. Idol. Yes, sir. Yung sa video po na nakita nyo, Idol, putol po yon. Nasa full video po lahat yung nangyari po, Idol. So meron kayong video na hindi nakita dito ngayon na kung saan ang nagpo-provoke itong si Adrian? Opo, meron pong ganun po, Idol. Tsaka po, Idol, nung yun nga po, yung nasa pa kami, nasa pa yung pinsan ko minor de edad, bali wala na po sa amin, Idol. Tsaka nung dulo po, pinamedic po namin siya, ayaw niya po. And then nagsorry po kami eh. Nagsorry po kami, tapos ayaw, parang okay na po, goods na po kami nun. Idol, eto pa po, yung nagbigay na po kami ng unang 10,000, Idol. Tapos, okay na po kami. Gawa yung kay Awit po eh, nakakausap po namin siya by Awit, and then okay na po. And then, pag-uwi niya, nanghingi po siya ng 20,000 pang hospital daw. Binigyan po namin ng 5,000 kasi po, 15,000 na po yun, Idol eh. Okay. Kumbaga, tinanggap niyo po yung pera, ibig sabihin po, areglo na po yun, Idol. Hindi po. Nay, ano pong gusto niyo mangyari? Gusto ko po makita niyo ang kanyang video ho ni Jonas. Jonas ba yung pangalan noon? Jonas. Kung ano ho sinabi yung... niya sa anak ko na hindi ho nasaktan yung kanyang pinsan. Yun ho gusto kong makita niyo sa video. Kasi hantong po ito sa demandahan kung ayaw niyo po mag-areglo. Hindi, ako ho, gusto ko na ho mag-areglo para ho okay. Wala na ho tayong kaya nga po, ito paiksin na natin. Mm-hmm. So, willing ba kayo? Anyway, nagbigay na nga kayo ng 15,000. For the second time, i-acknowledge nyo yung pagkakamalit, mag-sorry, at ito pong si Adrian, patawarin kayo at magkapatawaran na lang. Hindi, Idol, okay na po kami eh. Nagkasarihan na po kami, Idol. Ayun naman pala. Opo, Idol. Nakalang, ang ngipin ho niya, nadali ho, kaya umuga ho, dalawa. Ngipin ho, yung ngipin niya ho. Kung pwede, pabubunot ho, gawa ho, magpapangipin ho siya. Oho. Okay, sige. Sir John Arens, yung ngipin daw, kailangan yung... bunutin, so kayo na pong gagastos noon. Yun nga po sinasabi po namin sa kanya, 15,000 po, isang ngipin ng bunot. Parang napakamahal naman po noon, Idol. Kasi nung pag-uwi po ni Adrian, Idol, okay na po. Okay na po talaga. Nung pag-uwi niya, nasulsulan po siya talaga na ang brusko, maraming pera. Gusto mo bunot ng ngipin? Yung akin dentista, yung GAOC, o i-refer kita doon, o libre, bunot. Mm-hmm. Okay na? Oo, okay para matapos na. O yun naman pala, tapos na, okay. So magbati na kayo, Brusco and Adrian, bati na. Sorry, Idol. Idol, okay lang yan. Idol. Sana, huwag yun na ulitin yan. Okay na pala. Idol, RFD po kami. Kay Doc RFD po, kung gusto niya rin po ng kahit magpaes ng ipin, magpaginto ng ipin. Magpaginto? Hindi ako saya. At saka hindi ko pa huli. Paginto ng ipin? Saka... Oo, paginto. Ginto. Idol, ginto ng ipin. Magpapaginto po ang ipin. Liar kung gusto yan. Niya, sumabay na siya. Kaya itong totoo lang. Wala. Mamaya lalaki na lang ito. Okay na, ayos na. Diba, ayos na. Oh. Wala pa na. Ayos na. Ay, gusto magsalita ni Awit. Oh, yun man pala. Ayos na. Awit. Idol. Idol. Oh, may sasabihin ka. Nagkakayos na sila dito. Okay na. Oh. Ayun, okay na po. So, para po sa akin, yung kay Wang Bu, okay na po yun para sa akin eh. Tinanggap ko na rin po yun. Kung naging okay naman po sila ni Adrian, edi okay na po, mas masaya po ako. Pero yung sa amin po ni Mark, hindi pa po tapos yun. Okay. Ah, importante po, itong si Sir Adrian at saka si Sir John Lorenz kasama yung kanyang Brusco Brothers, nagkaayusan na. Again, sir, promise, yung sangipin mo, sagot ko yan, GAOC tayo. Pero teka lang, thank you po. Kuya. Yung utang mo sa akin, baka pwede mo naman bayaran. May utang, sir, may utang, si? Si Awit. Awit, yung utang mo na, Awit! Ano utang? Bayaran mo raw, sabi ni Adrian, magkano ba utang? Sige, magkano ba utang mo? Magkano raw? Siguro, yung utang mo, 3,000. Hindi na ako uli nyo, sa tattoo na lang, yung sa tattoo, okay na yun. Awit, bayar mo na 3,000. Sige, 3,000 tapos abay si Awit, tapos ako yung sangipin. Ayos na, palakpak na tayo lahat. Let's go. Oh, hindi damit, okay na, okay na yan. Sige, salamat Brusco Brothers, salamat sa time na binigyan nyo sa amin. Idol, medyo nagtatampo po kami sa inyo, Idol eh. Oh, bakit? Eh, kasi Idol, dati,
nung nagpapatool po kami, idol, eh hindi mo kami napapansin, idol. Kailan? So, nung kami yung napapatool po, sinasagot ka kasi namin agad kasi idol ka namin. Kasi idol. Yes. Sige, salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Next time, wag na muna mag-away-away. Hindi na. Ayoko na. Wala akong kaming ano. Okay. Sige, salamat sa inyo. Brusco Brothers, away. Salamat, Paul. Adrian, thank you. Thank you. Ayun. Okay. Okay, Sherry, tawagan mo yung JOC. Apo. Okay, sir. Ilang ngipin ba? Dalawa, tatlo? Akong bahala. Dalawa. Approve. Pinakamagaling na dentista sa buong Pilipinas. Umuga ka sa eh. Ako nang bahala na eh. Papustisuan pa natin. GAOC sagot. Sige, salamat. Doon ko dadalhin. Idol. Pinaka the best na dentist. GAOC. Sige, punta ka doon kay Odette. Odette, paki-connect na kay GAOC. Tawagan si Dr. Gan. Yun. Pinakamagaling na dentista. Yes, idol Rafi. My dentist. The one and only. GAOC. Yes. Thank you, Nay. Thank you, Nay. Thank you. Salamat po, idol. Opo, opo. Thank you rin po.